Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagdiriwang ngayong araw ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani. Sa mensahe ng punong ekutibo, binibigyang pugay niya ang lahat ng mga kababaihan at kalalakihan na nagpamalas ng kakaibang katapangan at giting sa pakikipaglaban at nagsakripisyo alang-alang sa bayan. Sinabi ng Pangulo na hindi dapat na malimutan ang naging legacy ng ating mga bayani sa kanilang naging pag-aalay ng buhay at magagawa na ani ay nakikita din naman ngayon sa ating mga medical professionals, civil servants, uniformed personnel at mga ordinaryong mamamayan. Ang kanilang mga gawa ayon sa Pangulo ay hindi lamang nagpapaalala sa pagiging maharlika ng ating lahi kundi isang paghikayat din upang makibahagi ang bawat isa sa pagtataguyod ng matatag na bansa. Sa huli ay inihayag ni Pangulong Marcos na ang bawat isa ay may kanikanyang taglay na kabayanihan na maaaring ipagmalaki at magsilbing inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Lumobo ng 44% o mula 71 na bilyong piso ngayong taon ay magiging 102.15 na bilyong piso ang pondo ng Department of Agriculture, DA, sa 2023. Ayon kay House Deputy Speaker at Batangas Rep. Ralph Recto, ang pagtaas ay nangyari matapos umupo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang kalihim ng DA. Binigyan din ni Recto ang pangangailangan na suportahan ang pagtataas sa budget ng DA dahil malalabanan umano ang kagutuman kung hindi gutom ang sektor ng pagsasaka. Kasama umano sa pagtaas ang walong malalaking ahensya ng DA. Mula sa 46.2 na bilyong piso ngayong taon, ang subsidy sa National Food Authority, Sugar Regulatory Administration, National Irrigation Administration, Philippine Rice Research Institute, Philippine Fisheries Development Authority, National Tobacco Administration, Philippine Coconut Authority at National Dairy Authority ay angat sa 62 na bilyong piso o 33% pagtaas. Ang NFA ang may pinakamalaking pagtaas o mula 7 na bilyong piso ay naging 12 na bilyong piso. Dahil dito ay maitataas ng NFA ang buffer stock nito sa 15 araw mula sa 9 na araw. Dagdag pang balita, may nakal ang ding pinakamalaking budget sa tren na 113.99 na bilyong piso o halos 5 beses kumpara sa 23.12 na bilyong piso lamang ngayong 2022, ang 2023 panukalang P5.268 trilyong National Expenditure Program, NEP, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Albay Rep. Joey Sarte Salceda, Chairman ng House Ways and Means Committee na, sa ilalim ng 2023 NEP na isinumite sa Kamara, idinedeklara ni Pangulong Marcos na balik na ang tren bilang mahalagang transportasyon at inihudyat na niya ang pasimula sa programang Build Better More. Bilang pangunahing may akda ng House Resolution, na formal na nagsusulong sa infrastructure spending targets, at nagbigay dito ng pangalang Build Better More, BBM, sinabi ni Salceda na hudyat din ito na sadyang itinutulak ni Pangulong Marcos ang National Backbone Projects, ang pamanang mga infrastruktura sa mga rehiyon at lalawigan ni dating Pangulong Duterte. Pinuna ni Salceda na habang ang estratehiya ni PRRD ay ilipat sa mga lalawigan ang yaman ng bansa, ang kay PBBM naman ay gawing lalong kapaki-pakinabang ang mga ito sa pamamagitan ng mabisang pag-uugnay sa kanila ng lalong pinalawak sa saklaw ng mga riles at tren. Anya, ang panukalang 2023 budget ay tiyak na magpapasimula na sa paggulong ng Build Better More era, at ang tren ay tiyak din na pinakamurang sistema ng transportasyong panglupa bawat kilometro, para sa mga tao man o cargada, at maliwanag na marami nito ang gusto ng Pangulo. Ipinagdiriwang natin ngayong araw ng mga bayani. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang selebrasyon sa libingan ng mga bayani kaninang umaga. Magbabalita ng live ang aming correspondent na si Chrissy De Matula. Chrissy, ano naging mensahe ng Pangulo? Yes, Pinky, huwag kalimutan ang mga nagbibigay ng kanilang oras para magserbisyo sa bansa. Ito ay isa sa mga mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa libingan ng mga bayani ngayong National Heroes Day. Nagbigay pugay ang Pangulo sa mga manggagawang Pilipino tulad ng mga magsasaka. Nagpapasalamat din siya sa mga negosyante na nakikiisa sa pamahalaan upang mabigyan ng trabaho ang mga Pilipino. Pinuri rin niya ang mga guro at kawaniang sektor ng edukasyon na sinisigurong ligtas ang mga estudyante ngayong muling nagbukas ang mga paaralan. Nagpasalamat din siya sa mga doktor, nurse at iba pang parte ng sektor ng kalusugan para sa pagsasakripisyo ng sarili nilang kaligtasan sa panahon ng pandemya. Nagbigay pugay din ang Pangulo sa mga kapulisan, sundalo at overseas Filipino workers. Inalala rin ni Marcos sa kanyang talumpati ang mga veteranong nakipaglaban sa panahon ng digmaan. Inanunsyo ng Pangulo na mapapatayo ng ospital para sa mga veterano sa Visayas at Mindanao. May mensahe rin si Vice President Sara Duterte. Sabi niya, mga bayani rin ang mga taong patuloy na binubuo
binubuo ang bansa mula sa hindi pagkakaisa at pagkakaintindihan ng nakaraan. Maigi raw na laging isa puso ang mga leksyon ng nakaraan para itaguyod ang mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan. Balik. Samantala, matapos ang dalawang Sabado na pamamahagi ng educational assistance sa mga mahirap na estudyante sa bansa, pumalo na raw sa 300 million pesos ang naibigay ng Department of Social Welfare and Development para sa mga indigent learners. Ayon kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, na nasa 170 million pesos daw ang kailang na ipamahagi noong araw ng Sabado. Ang na-serve namang masyadante ay pumalo na sa 66,000 hanggang 68,000. Una rito, inanunsyo ng DSWD na pwedeng makinabang sa nasabing programa ang tatlong estudyante sa isang pamilya. Makakatanggap naman ng cash aid na 1,000 pesos para sa mga elementary student, 2,000 pesos para sa mga nasa high school, 3,000 pesos sa mga senior high school, at 4,000 pesos naman para sa mga tertiary student na naka-enroll sa college o technical vocational school. Inaasahan naman daw ng DSWD na makakatulong ang naturang programa sa 400,000 indigent student mula sa educational cash support na 1.5 billion pesos ng pondo para sa naturang programa. Kung maalala, nagkaroon ng kaunting kaguluhan sa pamamahagi ng educational cash aid dahil sa mga mahabang pila at napakaraming pumunta sa main at regional offices ng DSWD noong nakaraang Sabado. Pero nung Sabado lamang, sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez na ang nationwide distribution ng educational aid ay naging maayos naman maliban na lamang sa ilang mga glitches. Ang financial assistance ay available naman sa mga DSWD Central, Regional, Provincial at iba pang local offices simula August 24 hanggang September 24, 2022. Ang mga gusto naman makakuha ng cash assistance ay inabisuhang magrehistro online o mag-email sa DSWD. Pwede rin bumisita ang mga applicants sa DSWD website at social media accounts para yan sa iba pang mga detalye. Tinutok ni Senator Imme Marcos ang gobyerno na magsagawa naman ng inventaryo ng lokal na puting sibuyas sa gitna yan ng kakulangan ng supply dahil sa mababang anin noong tag-init. Hamon niya, i-trace ang traders na bumili ng mga sibuyas sa mga magsasaka at alamin kung hinohoard nila ang produkto. Kung wala raw inventory, hindi raw tayo magkakaroon ng maayos na pag-aangkat na tutugon sa demand ng mga consumers. Para naman matugunan ang issue sa supply, nananawagan si Senator Marcos na ilapit ng gobyerno ang mga magsasaka sa mga restaurant. Umalma ang ilang personalidad matapos silang hindi payagan ng PNP na bumisita kay dating Senator Laila De Lima noong kanyang kaarawan. Depensa naman ang pulisya. May depensa naman ang pulisya. Magbabalita ang aming correspondent na si Amor Santos. Amor, ano ba nangyari? Yes, Pinky, iginiit ng Philippine National Police na hindi naman ito pinagkakait kay De Lima o sino mang detainee yung karapatang bisitahin sila sa piitan. Pero may rules daw na kailangang sundin. Nakasaad sa isang memorandum circular na dapat may written request 10 araw bago yung pagbisita sa person under PNP custody katulad ni De Lima. Sa statement ng PNP, sinabi nitong natanggap nila ang request ng mga bibisita sana kay De Lima noong gabi ng August 22. 4 araw daw yan bago ang kaarawan niya noong Sabado. Sabi ni Police Colonel Mark Pespes, pinroseso naman kaagad ang request pero hindi pa rin ito umabot. Masusi raw yung evaluation sa ganitong mga request at wala raw dapat exempted sa polisiya. Dagdag pa ng PNP, pinayagan naman raw ang mga kapamilya na bisitahin si De Lima. Pero ayon sa ekonomistang si Winnie Monson, ilang linggo bago yung kaarawan ni De Lima, kulot na ito sa PNP para payagan yung mga bisita niya sa loob lang ng 2 oras, mula alas 11 ng umaga hanggang 1 ng hapon. Sabilang daw sa listahan, yung dating justices na sina Antonio Carpio at Conchita Morales at mga dating Senador Franklin Drilon at Mar Rojas. Kasama rin sina Senadora Risa Ontiveros, Congressman Ed Celagman, at ang abogadong si Chel Diokno. Kwento nga ni Monson, paalis na daw sila ng bahay ng asawa niyang si Christian Monson, isa dun sa mga sumulat ng 1987 Constitution nung malaman nila na denied yung request. Sa isang virtual event naman noong Sabado, binasa ng kapatid ni De Lima na si Vicente ang mensahe ng dating senador. Anya, taon-taon niyang hiling na iyon na yung huling taon niya sa piitan.
I never knew birthdays can be sad. Now I admit I spend birthday mornings thinking about what would I be doing if I was free. I worry that the longer I stay here, I might lose track of the days. So I count my birthdays like I count my days in detention, so as not to forget that each day and each birthday brings me closer to my freedom and vindication. Nagtataka raw yung kapatid ni Dilima kung bakit takot ang mga nasa pwesto sa simpleng pagbisita sa dating senador. Noong August 19, binisita ng U.S. delegation na pinangunahan ni Senator Edward Markey si Dilima, pero kinailangan pa nilang makakuha ng order mula sa korte. Patuloy ang panawagan nilang palayain na si Dilima na iginidiet na political persecution lang yung drug cases na isinampa laban sa kanya. Balik sa'yo. So malinaw, Amor, dun sa report mo na ang sabi ng PNP, natanggap nila yung request kasi ang kanilang rules dito, kailangan ng request. Kailangan mag-request sa PNP 10 days before. Ngayon, di ko alam kung kasama weekends dyan. Ano? Pero ang kanilang sinasabi, natanggap nila yung request August 22. At lumalabas naman sa mga pahayagan din ngayon, sabi ni Supreme Court Senior Associate Justice, retired, Antonio Carpio na August 17 daw natanggap niya yung imbitasyon pero hindi daw niya alam. Sabi niya kung kailan nag-apply yung kampo ni Senator, former Senator Laila De Lima. So yan ang malinaw ngayon na sinasabi ng PNP ha, just to clarify, Amor, August 22 nila natanggap ang request. Yes, yan yung sinasabi ng PNP pero katulad nga nung nandun sa post ni nung ekonomista na si Winnie Monson, weeks ago pa daw, 3 weeks daw before yung birthday. So we're trying to clarify, Pinky, and tinatry din nating makausap yung lawyer mismo ni Attorney De Lima. Correct. Pero sa ngayon, hindi pa sila nag-grant. Sa ngayon daw kasi parang ayaw munang maglabas ng statement ng kampo ni De Lima about this. Oo, yun yung mga nakukuha. So we're trying to clarify. Right. So maganda malaman din sa kampo ni former senator kung kailan sila nag-apply nga nitong mabisita siya ng kanyang mga kaibigan at supporters sa kanyang kaarawan.